الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam at ating mga kababayan, ang paksang ating tatalakayin ay kahulugan ng pangunahing haligi ng Islam. Hindi lingit sa ating kaalaman ang Islam ay ito ay binuo sa limang haligi. Ang una, itong tinatawag na ashahada o kay testimony, pagpapahayag ng paniniwala na walang Diyos, walang Panginoon, at walang tunay na sinasamba maliban lamang sa bukod tanging nag-iisang Allah, ang Diyos na lumikha sa lahat. Ang kahulugan ng La ilaha illallah, ito ay walang Diyos kundi si Allah. Walang tunay na Diyos na sinasamba kundi si Allah. Ito ay pangunahin sa liga ng Islam at ito ay may pinakadakilang kalagayan sa relihiyon ng Islam sapagkat ito ang una sa mga haligi ng Islam. Ang pagtanggap ni Allah sa anumang nagawa dito sa mundo, ito ay nakamatay o kay nakasalalay sa pagpapahayag ng shahada na ito o kay itong La ilaha illallah. Hindi tatanggapin ng Diyos ang anumang ginawa ng tao dito sa mundo, kahit anong uri ng mabuting ginawa, kapag ikaw ay hindi mo tatanggapin ang kaisahan ng Allah na siya lamang ang bukod tanging nag-iisa, ay hindi matatanggap ang iyong mga ginagawa. Kailangan ang lahat ng gawain kung paano tatanggapin ng Diyos, ito ay nakasalalay o kay nakabatay sa pagpapahayag nito at sa pagkilos o paggawa ayon sa mga hinihiling ng La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tungkol naman sa totoong kahulugan o kay pangkalahatang kahulugan, pangmalawakang kahulugan ng La ilaha illallah, na ito ay hindi dapat lumihis ang paniniwala ng tao nito, ay ito ay walang sinasamba, walang tunay na sinasamba o kay totoong sinasamba kundi si Allah lamang. Ang kahulugan nito ay hindi ibig sabihin na walang tagapaglikha o kay walang may kakayahan na lumalang, kundi si Allah lamang. Hindi yan ang kahulugan ng La ilaha illallah. At walang umiiral, kundi si Allah lamang. Hindi yan ang kahulugan ng La ilaha illallah. Ang paghaya o kay ang pahaya na ito ay may dalawang saligan. Ang una ay ang pagkakaila, ibig sabihin pagtanggi. Ito ay napapaloob sa pagsabi ng La ilaha. Ang ibig sabihin, kapag sinasabi mong La ilaha, ibig sabihin ikaw ay tumanggi o kay pinagkaila mo ang lahat ng anumang bagay na ito ay ginawang Diyos-Diyosan. Yan ang kahulugan ng La ilaha. Ibig sabihin, ang pagkakaila ay yung ay tinanggap ng iyong kalooban na wala kang tatanggapin na sinumang Diyos. Sapagkat ikinaila mo ang pagka-Diyos sa lahat ng anumang bagay na nilikha lamang ng Diyos. Pangalawa, sa saligan ng La ilaha illallah ay itong tinatawag na sa Arabic na al-ithbat. Ang ibig sabihin ay pagkilala o kay pagtanggap. Pagkatapos mo tanggihan o pagkaila ang anumang bagay na ito ay maaaring ginawa ng mga tao na Diyos-Diyosan, pagkatapos mo yan tanggihan sa sarili mo na bukal sa iyong kalooban, ikaw naman ay tumanggap. Ikaw ay tumanggap. Ito ang tinatawag, ito ay napapaloob sa pagsabi nito ng illallah. Ang ibig sabihin ng illallah ay kundi si Allah lamang. Itinanggi mo ang anumang Diyos-Diyosan, pagkatapos ay tinanggap mo na kundi si Allah lamang ang aking tinatanggap na Diyos. Kaya ang saligan ng La ilaha illallah. Itinanggi mo ang lahat ng bagay na ito ay ginawang Diyos-Diyosan at tinanggap mo ang kaisahan ng nag-iisang Diyos.
Kinilala mo ang nag-iisang Diyos sapagkat kinilala mo nito, kinilala mo ang pagka-Diyos. Ang tunay na pagka-Diyos ay ukol lamang kay Allah. Wala siyang katambal at wala siyang anak o kaya wala siyang kaparehas. Sa makatuwid, walang sasambahin kundi si Allah lamang at hindi pinahihintulutan ang anumang uri ng mga pagsamba sa iba bukod lamang sa nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang sino man nagsabi ng la ilaha illallah at nalalaman niya ang kahulugan nito at siya ay kumikilos ayon sa hinihiling nito at ginagawa niya ang anumang hinihiling nito kagaya ng pagtanggi sa anumang shirk. Ang ibig sabihin ng shirk ay pagtatambal sa Diyos, ito ay tinanggihan niya at kinikilala niya ang kaisahan ng Allah at kalakip na matatag na paniniwala sa mga isinasaad nito at ang pagkilos ayon dito, siya ay maituturing na tunay na Muslim, tunay na sumusuko sa nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Tungkol naman sa paniniwala ng tao, sa kanilang paniniwala at kumikilos, tungkol naman sa mga kumikilos ayon sa hinihiling ng la ilaha illallah, ngunit hindi siya naniwala sa kahulugan ng la ilaha illallah, siya ay maituturing ng isang munafik. Ang ibig sabihin ng munafik ay mapagkunwari o kay nagpapanggap na siya ay sumasampalataya sa nag-iisang Allah. Samantala, ginagawa niya ang mga pahilingan ng la ilaha illallah pero siya ay sumusuway. Hindi niya tinatanggap ang kahulugan ng la ilaha illallah na ibig sabihin ang Diyos lamang ang tunay at dapat na sambahin. Tungkol naman sa kumikilos ng kahulugan ng la ilaha illallah pero salungat sa kahulugan kaya salungat sa hinihiling ito, siya ay matatawag na musyrik na kafir. Ang ibig sabihin ng musyrik, yung taong gumagawa ng katambal ng Diyos, ang ibig sabihin naman ng kafir ay ang taong nalihis sa tunay na pananampalatayang Islam. Yan ang ibig sabihin ng kafir. Ang kapakinabangan dulot ng la ilaha illallah. Ang pahayag na ito ay may maraming kapakinabangan at mga bungang idudulot nito. Ito ay ayon ilan magbanggit tayo ng ilan lamang tulad ng mga sumusunod. Ang una, ito ay dahilan na mahadlangan o kay makahadlang sa tao sa kanyang pananatili sa impyerno. Halimbawa kung may isang tao na siya ay tinanggap niya ang kaisahan ng Diyos. Tinanggap niya, ginawa niya at siya kumilos ayon sa hinihiling ng la ilaha illallah. Pagkatapos, dahil lamang sa siya ay tao, nilalang ng Diyos, nagkaroon siya ng ibang mga pagkakamali o kay mga masamang gawain na siya ay karapat-dapat na ipasok sa impirnong apoy. Sa kanyang pagpasok sa impirnong apoy, dahil sa hindi siya napatawad, dito pa sa mundo, hindi siya napatawad, ibig sabihin, meron siyang pagkukulang sa mga kautusan ng Diyos at siya ay karapat-dapat na ipasok sa impirno. Kapag siya na sa impirno, dahil sa la ilaha illallah na tinanggap niya sa kanyang buong puso, siya ay hindi mananatili roon at siya ay palalabasin din sa impirno na yun. Kaya ang ibig sabihin, ang unang idudulot ng la ilaha illallah, ito idahilan, humadlang sa tao sa panatili niya sa impirno apoy kung siya ay meron din siyang paniniwala sa nag-iisang Allah. Ito ay batay sa sinabi ng hadis ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahabang kanyang hadis, banggitin ko niya ang kanyang kaulugan sa wikang Tagalog. Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilalabas ng Allah sa impirno ang sinumang nagsabi ng la ilaha illallah habang nasa puso niya ang may kasindigat ng isang butil na barley. Isang butil na barley na kabutihan, siya ay palalabasin din sa impyerno. At palalabasin din ng Allah, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa impyerno ang sinumang tao na nagsabi ng la ilaha illallah habang nasa puso niya ang may kasindigat ng isang butil na trigo. Nakabutihan. Palalabas hindi ng Allah, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang nagsabi ng la ilaha illallah habang nasa puso niya
ang kasimpigan ng isang butil na alabok. Siya ay palabasin din sa imperyo. Kaya lang sinabi ko kanina na kung sino ang may taong may panampalataya sa Diyos, naniwala sa kahulugan ng La Ilaha Illallah, siya ay matatawag na isang wahid. Ibig sabihin, ginawa niyang isa lamang ang Diyos. Subalit, meron siyang mga nagawang masama. Kung ang nagawa niyang masama ay hindi napatawad ng Diyos, hindi napatawad dahil sa hindi sapat ang kanyang mga nagawang mabuti, siya ay karapat-dapat na makapasok sa impyerno. Pagdating sa impyerno, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay palalabasin din siya sapagkat ang luminitaw ang kanyang tauhid, ang kanyang ginawa panampalataya na kaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, na idudulot ng La Ilaha Illallah, ito ang dahilan, alang-alang sa La Ilaha Illallah, ito ang dahilan kung bakit nilikha ang tao at jin. Kung ang sapat ang kahulugan ng jin at inkanto, yan ang ibig sabihin ng jin. Ito ay batay sa sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Walang dahilan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung bakit po nilikha ang tao at jin, maliban lamang sa pagsamba sa akin. Ibig sabihin, walang ibang dahilan. Hindi kailangan ng Diyos na suportahan mo ang Diyos, bagkus ang kailangan ng Diyos, sambahin mo siya sa tamang pagsamba. Yan ang dahilan kung bakit nilikha ang mga tao. Ito ay dahil sa La Ilaha Illallah, upang sambahin ang lagi sa Diyos. Pangatlo, sa idudulot ng La Ilaha Illallah, ito rin ang dahilan kung bakit isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sugo at iginaba sa kanila ang mga aklat. Ito ay dahil sa La Ilaha Illallah. Wala nang iba kundi dahil sa La Ilaha Illallah. Ibig sabihin, upang masamba ang Diyos sa tamang pagsamba. Ito ang kahulugan ng sinabi ng Allah sa banal na Quran. Ito ang kanyang kahulugan. Sabi ng Allah, hindi kami nagsugo noon. Ito ang sinabi ni kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi kami nagsugo noon. Wala ka pa Muhammad ng isang sugo kung hindi kami nagsabi sa kanya na walang Diyos kung hindi si Allah. Walang Diyos kundi ako, sabi ng Allah. Kaya naman, sambahin ninyo ako. Yan ang La Ilaha Illallah. Ibig sabihin ay pagsamba sa nag-iisang Diyos. Pang-apat na may dudulot ng La Ilaha Illallah, ito ang susi ng pag-anyaya ng mga sugo. Ito rin ang susi ng pag-anyaya ng mga sugo. Silang lahat ay nag-anyaya sa katuruan nito. Walang isang sugo na ipinadala ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Mula sa mga naunang sugo hanggang sa pinakahuling sugo ng Allah na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi nag-anyaya sa tao tungkol lamang sa kahulugan ng La Ilaha Illallah. Ibig sabihin, sambahin ang nag-iisang Diyos. Walang isa man lang sa kanila na nagsasabi na sumamba ka ng tao, sumamba ka ng ibulto, o kay sumamba ka ng bato, o kay apoy. Maliban lamang sa sinabi ng Allah sa kanila na ako ang ipasamba ninyo sa mga tao na nasasakupan ninyo. Ito ay batay sa sinabi ng Allah sa banal na Quran, na nagsasabi sa mga tao. Ibig sabihin, ikinuwento ng Allah ang ginawa ng mga sugo na sila ay nagsasabi sa kanilang mga tao o kaya sa kanilang mga nasasakupan. Sambahin ninyo si Allah. Ito ang pahayag ng mga sugo. Sambahin ninyo si Allah. Wala na kayong Diyos na iba pa sa nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima, sa maidudulot ng La Ilaha Illallah, ito ang pinakamainam na binabanggit sa paggulita kay Allah, itong tinatawag na La Ilaha Illallah. Walang Diyos na dapat sambahin at tunay na sambahin maliban lamang sa nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay gaya ng sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang kahuli-huling sugo ng Allah. Ito ang sinabi na, ang pinakamainam na sinabi ko, sabi ng Prophet Muhammad, at ang mga propita na nauna sa akin ay itong La Ilaha Illallah, wahdahu la sharika lah. Ang kahulugan nito sa wikang Tagalog ay walang Diyos kundi si Allah.
Tanging siya lamang ang nag-iisang Diyos at walang katambal, siya ay nag-iisa at wala siyang katambal. So iyan ang nabanggit kong lima sa maidudulot ng La Ilaha Illallah at marami pang iba. Pero dahil sa sapat na yan, ang mga bagay na nabanggit ko tungkol sa kapakinabangan at idudulot ng La Ilaha Illallah, sa susunod na pag-usap natin ay tatalakay natin, inshallah ta'ala, ang mga kondisyon ng La Ilaha Illallah. Kasi meron ito mga kondisyon. Hindi ibig sabihin na pag binanggit ng tao ang La Ilaha Illallah, kailangan alam niya kung anong mga kondisyon ito at alam niya kung anong mga kahulugan ito upang siya ay hindi malihis sa tunay na kahulugan ng La Ilaha Illallah. Kasi may mga tao minsan na siya ay sumasambit ng La Ilaha Illallah. Hindi niya alam kung anong kahulugan ng La Ilaha Illallah. Nagbigkas ng La Ilaha Illallah, pagkatapos sumasamba ng ributo. Sumasambit ng La Ilaha Illallah, pagkatapos siya ay humingi ng tulong sa mga bato o sa mga patay. Kaya kapag ganun ang mangyari sa tao, siya ay sumasambit. Nagsasabi ng La Ilaha Illallah, pagkatapos niya alam ang kanyang kahulugan, maaari niyang magawa ang mga bagay na salungat sa hinihiling o kay kahulugan ng La Ilaha Illallah. So hanggang dito na lamang, mga kapatid, isusunod natin sa sunod na pag-usap natin ang mga kondisyon ng La Ilaha Illallah. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.